Hello guys! Kumusta na? Magandang umaga sa inyong lahat at syempre magandang hapon, magandang gabi po. So anyway mga kabibi, mga kababayan, kaibigan at kapamilya, meron po akong ikikwento sa inyo. Sa totoo lang, parang tutorial na rin at saka tips, okay, paano tumulong sa kapwa. So anyway, may nakita po ako na YouTuber, kumbaga vlogger, content creator. So, napanood ko po ang kanyang video. At ang ginagawa po nila, umiikot-ikot po sila sa ano, sa Manila. Meron po silang parang ano SUV na sasakyan. So, ang ginagawa nila, umiikot-ikot sila sa gabi, naghahanap sila ng mga taong pulubi o kaya mahirap. So, ang ginagawa nila, ginagamit nila sa kanilang video para mayroon maawa at magbigay ng super chat. So anyway, to make the story short, kinakausap nila. So meron silang nakita na matanda, babae, nagsasalita mag-isa at parang walang ano, walang bahay na mauwian. So kinakausap ng isang YouTuber, vlogger, content creator na lalaki na sabi niya, gusto mo gawin kitang nanay? Sabi niya ng ganon. Tapos tawa-tawa lang yung babae. Tapos sabi ng ganon, nagugutom ka ba? Sabi niya ng ganon. Wala lang yung doon sa babae kasi yung babae medyo malayo yung isip. Ano? So hindi sumasagot. So sa madaling salita, umalis na sila. Tapos pumunta sila sa tindahan. Tapos, pumunta din sila sa isang karinderiya, bumili ng pagkain. So, bumalik siya doon, pinakain niya yung matanda. Tapos, kinakausap niya, sabi niya, may pamilya ba kayo? Sabi niya sa babae. Pero yung babae, hindi nakakapagsalita kasi nga yung isip malayo. So, anyway, ibinigay niya yung pagkain. So, kinain nung babae yung pagkain. Tapos, sa harap ng babae, habang kumakain yung babae, nangungulangot siya, ano. Tapos, tinitingnan ko, sabi ko, bakit nangungulangot ito, kumakain yung pulubi? So, anyway, sa madaling salita, natapos na siya magkulangot, hinarap naman niya yung, ano, yung babae. Tapos, sabi niya ng ganun, kumain ka lang ng kumain, nanay, sabi niya ng ganun. Tapos, nung hindi niya matiis, sabi niya, nanay, himahimayin ko yung pagkain mo. Pero hindi siya naghugas ng kamay, guys, okay? Hindi siya naghugas ng kamay. Tapos, hinimay-himay niya yung pagkain. Katapos niya himayin, doon sa parte ng pagkain, kumain din siya, kinain niya yung manok. Na parang inihaw ata yon, kinain niya rin, tapos kipag-usap siya. Tapos, gabi na, lampas na sa oras nila, nagpaalam na siya sa matanda. So anyway, tapos na yung live stream. Kinabukasan naman, gumawa na uli ng content. So, pinanood ko uli yung content. Bumili siya ng isang blanket, bumili siya ng isang unan. Tapos, katapos niya bumili ng mga gamit, parang tatlo yun. Blanket, unan, at saka yung isa, nalimutan ko kung ano yung isa. So anyway, to make the story short, habang inaabot niya yung, yung mga gamit, sabi niya ganun, halika na, sama ka sa akin, sabi niya ng ganun, sama ka sa akin. Iuwi kita. Doon ang mali. Guys, kung gusto nyo gumawa at tumulong sa kapwa, gawin nyo yung tama. Huwag nyong dadalhin sa pamamahay nyo nang walang paalam sa autoridad. Number one, pinaka-importante, yung safety ng babae. Halimbawa, napulot nyo yung tao sa kalsada. Idalhin nyo po doon sa police station o kaya sa malapit na hospital. Paggamutin nyo kung anong mga nangyayari, i-report nyo. Kasi, lalong-lalo na, di ba, babae. Pag may nangyari sa babae, iba ka, kayo ang sisihin. O kaya,
kung may nangyari sa inyo, baka yung babae ang sisisihin. Parang ganun, di ba? So, ang gagawin nyo, kung talagang gusto nyong tumulong sa mga pulubi o sa mga homeless tao, dalhin nyo doon sa DSWD, doon sa, ano, sa organisasyon ni Kuya Erwin Tulfo, Secretary Erwin Tulfo, doon nyo dalhin yung homeless. Huwag sa bahay nyo. Kasi, hindi po laruan ang tao. Naintindihan ko, gusto nyo tumulong. Pero, gawin sa tama. So, ano ba ang mga bagay-bagay na dapat nyong gawin? Siyempre, pag alimbawa, gusto nyo tulungan yung pulubi o kaya homeless, dalhin nyo sa homeless shelter. Tapos, gumawa din kayo ng report papunta sa pulis para pag halimbawa, hinanap ng mga kamag-anak yan, alam saan kung hahanapin. Huwag agad-agad dadalhin nyo doon sa bahay nyo para makita ng YouTube community na tumutulong kayo. Huwag po ganun at huwag gawin laruan. Kasi kung halimbawa, dinala nyo sa bahay nyo, tapos nagkamali yung pulubi o kaya yung homeless sa inyo, palalayasin nyo, di kawawa, di po ba? So, ang pinakamaganda, gawin nyo yung tama. Pumunta kayo sa barangay hall, i-surrender nyo yung, ano, yung homeless doon, tapos yung tanod na ang bahala kung dadalhin sa hospital, DSWD, o kaya doon sa mga autoridad, o kaya baka gusto nyo dumaan doon kay Kuya Rapi Tulfo doon sa kanyang istasyon. Marami pong bagay-bagay, pero wag nyo po dadalhin sa bahay nyo, lalong-lalo na kung may mga anak kayo, may mga kamag-anak na katira sa bahay nyo. Kasi alam mo, ang pagpapatira ng isang tao, kailangan makikita meron bang lugar sa bahay nyo na matutulugan yung tao. Meron ba kayong sapat na pera para alagaan yung tao? Tapos, medical expenses, meron ba kayo nun? Pero kung ang hinahabol nyo, donasyon sa super chat, tapos gagamitin nyo as I craps yung tao, hindi po maganda. So, gawin po yung tama, pag-isipan mabuti, at syempre, ipaalam nyo sa barangay tanod. Kasi baka mamaya hinahanap ng mga kamag-anak yan, o kaya baka naman may mga nangyayari sa tao na yan, kung sino man yung pulubi o yung ano, homeless. Tapos, may mga batas po yan eh. Hindi po yan agad-agad na kukunin mo. Kasi parang kinuha mo yung tao, yung ano, yung nasa letter K, okay? Hindi ko na lang babanggitin yung tawag na K. Baka mamaya mapagkamalampa kayo. So, wag po nyo gagawin yun. So, anyway, magandang-maganda na napanood ko yun para maikwento ko sa inyo. So, for disclaimer, wala po tayong sinasagasaan, kundi nagtuturo tayo ng mga gawi na dapat gawin. Alam mo, masarap tumulong sa kapwa-tao, pero ang importante, bago gawin yun, tama ba ang mga ginagawa? Kasi baka mamaya, yung intention nyo tama, pero yung pamamaraan ay mali, dahil meron pong batas na dapat sundin. Huwag po kayo dadampot ng mga homeless, mga pulubi, kung hindi po ano, pang lifetime, pang hangganan ang inyong tulong. Kung temporary lang po, huwag nyo po gagawin yan, kasi kawawa din yung pulubi na umaasa na talagang magiging pamilya kayo o kaya yung homeless. Huwag na huwag nyo pong gagawin yan. May mga proseso po yan. Lalong-lalo na halimbawa, lalo na sa panahon na to, di ba, may mga nagkakalat na sakit. Hindi po nyo alam kung ang taong napulot nyo may sakit o baka naman kayo may sakit, mahawaan yung pulubi at saka yung homeless. Dapat pantay na pantay. Alam mo, masarap tumulong kasi alam ko yan. Tumutulong ako sa mga tao na nangangailangan, pero gawin sa tama. So anyway guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. I-click nyo yung notification all. Tapos huwag nyo kakalimutan, suportahan ang aking mga tutorial, mga vlog. Kasi para po magkaroon ng mga kadagdagan ang ating mga kababayan ng kaalaman. Kasi po, masarap talaga tumulong guys, pero sa tamang paraan. Kaya dito sa pamagat ng aking vlog, paano tumulong sa kapwa, gawin po ang tama. Ipaalam sa barangay, ipaalam sa autoridad, tapos ipaalam kung kailangan ng hospital o kaya doon sa mga
ano, barangay tanod, ipaalam. Huwag niyo po dadalhin duro-diretso sa bahay niyo kasi baka may mangyari sa inyo o sa pamilya niyo, tapos o baka naman may mangyari doon sa mga pinulot niyong pulubi at mga homeless. Dapat doon sa ano, organisasyon na talagang tumutulong sa mga mahihirap. Huwag agad-agad. At huwag po kayo, ito paalala lang, huwag na huwag kayo tatanggap ng pera na hindi naman mapupunta doon sa mga homeless at saka pulubi. Kasi baka mamaya mapagbintangan kayo, nangungolekta kayo ng mga donasyon, tapos hindi naman pala totoo, budol-budol lang. Kaya ingat-ingat po. Sana nakatulong itong istorya na to at sana magkaroon kayo ng palaisipan. Maraming salamat po.